Okay, class, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Sir Lloyd ng Sir Lloyd Classroom. Okay? So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung chapter 5 sa Mathematics in the Modern World na Logic. Okay? So ang topic po natin ngayon ay compound statements na 4 bits. What I mean sa 4 bits is, apat po na statements or meron tayong 4 inputs. Okay? So in 3, 2, 1, and action! Okay, class, so nakikita niyo naman dyan, compound statements. Okay? So sabihin natin meron tayong 4 statements or 4 bits, that is 4 inputs. What I mean is meron tayong statement A, ayan, statement A, statement B, statement C, and statement D. Now, meron tayong ganitong statement. Okay? Si kinumbay niya, naging compound statement, ganito po yun siya. Ito po ang tawag po rito, kung sa logic circuit yan po yan, Boolean expression. Ito po yung magiging Boolean expression. Okay? So ito na po yung ating Boolean expression. Okay? So yan na po siya. So dito po ay compound statements na 4 bits. Say, input A, B, C, and D. So meron tayong tinatawag na output. Okay? So ito po yung mga input natin. Si A daw ay true, B is false. Ito yung mga input. Ito rin. So number 1, meron kang output. Number 2, meron ka rin output. And number 3, meron ka rin output dyan. Okay? So paano natin isolve yan? So isolve natin, isosolve po natin yan using the mga parenthesis po. Isosolve po natin compound. Ibig sabihin is, i-combine natin. Combine into small groups. Okay? So combine lang natin, tapos isolve po natin. Or meaning, we have to simplify. Okay? So ganito po yan sa number 1. So solution for number 1, dito ko na lang ilagay ha. Dito lang natin ilagay yung solution. Solution for number 1 or output number 1. Okay? So follow nyo lang po. So dito, meron tayong A tsaka B. Nag-ano si A tsaka si B? Nag-an. Ibig sabihin ng an, nag-multiply. Ibig sabihin niyan, ito yun siya. So, A and B. So, meaning true and false. Okay? So, true. Okay? So, A and B. Nakaganyan. Tapos, merong not. So, ibig sabihin niyan is true and false, tapos merong not. So, ang true, sabihin natin yung and dito, lagay natin yung and. Yung ganito is logical multiplication. Logical product po yan. Logical product. Logical product. Ayan po, sinulat na natin. Then, next, yung pag ganito naman is logical sum naman po yan. Logical sum. Tapos, itong iba, itong isa, meaning dito is by conditional. Okay? So by conditional ito. Conditional po ito. Ito may araw na ganito is conditional. Yung isa, ito is conditional statement. Conditional. And then yung isa, yung paganyan, yun po yung by conditional. Na-discuss na po natin yan. Nandyan, may isang video pa dyan. By conditional. Okay? By conditional statement. Okay. Balik tayo rito. So true, logical product, true. Ibig sabihin ng true is 1. So 1, ibig sabihin ito, 1 times 0, tapos inat pa natin dito. So ibig sabihin, 1 times 0 is 0, inat natin, so magiging 1 po yung sagot dyan. Magiging 1. Okay? The next, ito naman. Ito naman C. Ito tayo. So, C or D. Okay? So, C or D. Sabi dyan, C or D. Okay? So, C is 0. C is 0 yung false. Plus.
or plus kasihan. C or D plus one. Yeah. So C or D or zero plus one is equals to one. Okay, nasundan na. The next, meron na tayong ganito. Ito na. Ito na siya. Wala pa ito. So meron tayong ganyan. Ito na. One, ibig sabihin ito, isa, ito. One by conditional dun sa one or meaning true by conditional dun sa true, ang sagot po natin is true. Is true. Ayan na po. Kaso, ito, nasa loob sila ng parenthesis, anang, ito, ng bracket. Okay? O ng brace. So, ibig sabihin, ito po yan, magiging one, conditional one, na merong not, pagkaganyan, is equals to true, ayan na siya, true, na merong not, so, ibig sabihin ng ganito, negation. Negation, ibig sabihin yan. Negation. Meaning, yung kung true ka, tapos merong not or tilde, magiging false yan. Nasundan. So, ibig sabihin, ang sagot po natin is false. Okay? So, dito, ang sagot po natin sa output na to is false. Ayan po, ganyan po ang pagsundan. Okay? So, sana nasusundan nyo. Next, number 2. Okay, so number 2. Ano yung number 2? Dito naman tayo. So, solution for number 2. Okay, so pula naman natin gamitin. Solution for output number 2. Output number 2. Okay, so dito tayo. False tsaka true. So, ibig sabihin, ito, false is 0. 0 tapos times. Yan na? 0 times 1. Nakaganyan. Tapos merong not. So 0 times 1 is 0. 0 times 1 is 0. Tapos merong not. 0 not meaning this is 1. In the next, dito na tayo. C, ano yung C? True is 1. Plus, ito, plus, oh, logical sum, oh, logical sum, plus 0, nakaganyan, is equals to 1. Ayan siya. And then next, ito na, gamitin na natin ito. Then, 1, conditional 1, ang sagot po natin is, ito naman, doon naman sa conditional na statement. So, ang sagot po dito is 1. And then, merong tilde na naman. Merong not. Merong negation. So, dito, ang sagot po natin is 0. So, ibig sabihin, ito po ay false. So, false po yan. False. Next, number 3. Number 3 naman. So, dito na tayo sa number 3. Dito na lang natin ilagay. Number 3. Solution for number 3. Next, false times false or 0 times 0. So, 0 times 0. Tapos merong not. So, meaning 0 times 0 is 0. Tapos inot natin. So, magiging 1. Dito naman tayo. True or 1 plus 1 dito. Ito, logical sum, logical product. So dito, 1 plus 1 is equals to 1. Ayan na naman. And then, dito na tayo. 1, conditional 1, tapos merong tilde is equals to 1 na merong negation. And of course, 1 na may negation and that will be 0 or equals to false. Okay? So, ayan po. So, dito, false po ang ating sagot. Okay? So, ganyan po mag-solve ng compound statement. So, meaning, sinimplify muna natin. Sinimplify muna natin din yung arrive. Ito na po. So, last, kumbaga sa topic na algebra is removing
removing the symbols, okay? Grouping symbols, ni-remove natin yung grouping symbols. Ito yung mga grouping symbols, yung parenthesis, yung braces, yung mga ganyan. Ni-remove natin, okay? Susundin lang po natin yan, okay? Okay, so yun po yung compound statement na 4 bits, okay? So I hope you understand the discussion through this video and God bless us all. Don't forget to hit like and subscribe to our channel, Sir Lloyd Classroom. Okay, so bye-bye and bye-bye for now. Maraming salamat po, nasa 5,029 na po tayo.